issue. Mr. Piñol, nabanggit niyo na rin lang yung importation. Merong debate ngayon kung mag-import tayo ng asukan. And even before the attack of Russia on Ukraine, may problema na doon sa presyo ng arena, kaya nagtaasa ng presyo ng tinapay sa noodles. Kung kayo nakaupo pa, halimbawa, or if you are if you had the power to legislate, ano ba ang dapat na response doon sa mga nagtataasa na presyo niya? Actually, maraming naniniwala na I'm against the importation. No, I'm not. No. Ang aking position is, let's import only the quantity that we need to fill up the supply gap. Yun na naman ang akin. Yun ang pinag-awayan namin actually sa rice tariffication. Kasi sabi ko, huwag nating bahain yung merkado ng imported na bigas kasi tatamaan yung farmers natin. In the same manner, I will oppose any importation in excess of what is needed by the sugar industry or the sugar sector. No? So, walang problema yung importation, but let's keep it at a volume na hindi mo masagasaan yung local producers. And at the same time, if you want to achieve food sufficiency, you have to support your local producers so that maintain natin yung level na komportable tayo. Alam mo kasi, napaka-delicate ng ating situation. No? Nakita na natin sa COVID pandemic na for a while, hinawakan ng Vietnam yung kanilang supply ng bigas. Sabi na teka muna, hindi muna kami mag-export. So, if you are dependent on importation, and if you don't produce enough rice for your people, or at least at a level na pwede ka makarecover right away, talagang magkakaproblema ka. And this was what happened actually to Venezuela, to Haiti. Yung Venezuela, if I will be given a chance to explain that, no, was one of the richest countries in South America. Mm. Ang dami na lang langis. So because they had so many money, they had so much money, sabi nila, wag na natin, pabayaran natin yung agriculture sector. Let's just import anyway, marami tayong pera. Eh bumagsak yung kanilang oil industry. Ayun. Naglilikasan yung mga Venezuelans to the nearby countries to find food. And this is what I would not like to happen to my country, being dependent on importation when we have the comparative advantage of producing our own food. Eh, paano yung sa wheat? Wala naman tayong alternative. Or do you have any idea kung anong pwedeng alternative? Kasi because of Russia is affecting the wheat supply worldwide, kahit hindi naman tayo malaking importer ng wheat nila, no? Pero naapektuhan talaga. Yes, of course. Understandably, Ami, no? Because while we do not import directly from Russia, kapag naapektuhan yung supply ng Russia na at hindi makaabot sa world market, tataas yung presyo kasi magkakaroon ng shortage. Eh. So, maski galing pa ng US or Argentina yung ating wheat, talagang tataas yung presyo at maapektuhan tayo indirectly. So, yun yung problema natin. Kasi we don't grow wheat really in the country. Yan ang isang bagay na hindi natin napapasukan pa. But of course, there are other alternatives in making bread. But they don't actually go up to that level of quality that bread made out of wheat actually offers.